Hello everyone! Welcome po sa aking YouTube channel. So muli ako po si Mami Peng. So for today's video, share ko lang po sa inyo na nabasa ko sa News 5 na itong si Senator Alan Peter Cayetano ay may iminungkahi. So ayon kay Senator Alan Peter Cayetano na gamitin ang mga programa ng gobyerno kasama ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program for Peace upang matulungan ang mga pamilyang nawalan ng ari-arian at kabuhayan sa panahon ng sakuna. Actually, nung binabasa ko naman to, okay naman. Mukhang ako naman din, sang-ayon din naman ako na yung pera ng 4-piece ay magamit sa maayos, ano, sa maayos. Kaya lang, ang nakakagulat dito, pag tinignan mo yung comment section, wala eh, wala ka man lang makita na sumang-ayon kay Alan Peter Cayetano. Bakit kaya, 'di ba? Pero samantalang sabi naman ni Alan, no, dapat pwede nating magamit ang 4-piece para matulungang makabangon ang mga pamilyang apektado ng mga kalamidad. We should be able to enroll families into the program in the time of disaster. So tama naman. 'Di ba dapat yung mga pamilya na maapektuhan ng mga sakuna eh magkaroon ng ganitong klase ng pagtulong. Pero bakit nga ba walang naniniwala kay Alan Peter Cayetano? Ikaw, naniniwala ka ba kay Alan Peter Cayetano? So bago ako magpatuloy, panoorin muna natin itong commercial na to. Sal natin ng 10,000. Aba, Ginoong Cayetano, nasa ng 10,000 ang taong bayan ay galit na sa iyo. Ikaw ay nangako sa aming lahat, pero hanggang ngayon wala pa kaming natatanggap. Bagay noong Cayetano, tamaan ka ng konsensya. Ang 10,000 ay nasa iyo. Ikaw ay nangako sa amin lahat, pero hanggang ngayon wala pa kaming natatanggap. Nung nangangampanya ka, napakadami mong mga pangako. Bagay noong Cayetano, tamaan ka ng konsensya. Ang 10,000 ay nasa iyo. Ikaw ay nangako sa amin lahat, pero hanggang ngayon wala pa kaming natatanggap. At ang 10,000 kada pamilya mo na pangako, ba't tila yata ngayon ay napako na? Bagay noong Cayetano, tamaan ka ng konsensya. Ang 10,000 ay nasa iyo. Ikaw ay nangako sa amin lahat, pero hanggang ngayon wala pa kaming natatanggap. At ngayon ikaw ay nanalo na. Sana naman maalala mo na kaming lahat. Ang bagay noong Cayetano, tamaan ka ng konsensya. Ang 10,000 ay nasa iyo. Ikaw ay nangako sa amin lahat, pero hanggang ngayon wala pa kaming natatanggap. Cayetano, baka naman. Ang bagay noong Cayetano, tamaan ka ng konsensya. Tangin mo, malapit na. Ikaw ay nangako sa amin lahat. Ngayon wala pa kaming natatanggap. O bagay noong Cayetano, tamaan ka ng konsensya. Ang 10,000 ay nasa iyo. Ikaw ay nangako sa amin lahat. At pero hanggang ngayon wala pa kaming natatanggap. Mahirap na lang. So sa palagay nyo kaya isa yun sa dahilan? Kaya parang wala na atang naniniwala kay Alan Peter Cayetano. Actually, even ako no, hindi ko naman siya binoto. Pero ikaw, tanong ko lang sa'yo, naniniwala ka ba kay Alan Peter Cayetano? Kung oo ang sagot mo, i-comment mo sa baba. At kung hindi, i-comment mo na sa baba. At ito ay ating pag-usapan. So marami pong salamat sa inyong lahat. Kaya kailangan huwag po nating sisirain ang ating mga pangalan. Kasi pag ito po ay nasira, hindi na po tayo pagkakatiwalaan. So kay Senator Alan Peter Cayetano, sana po next time, huwag po kayong mangako ng sobra-sobra. Kailangan ang ipapangako lamang po ay yung kayang ibigay. At sana po huwag po puro ayuda ang ibigay ninyo o ang palagi ninyong i-project. Kasi po, Senator Alan Peter Cayetano, ang ayuda po ay naiging paraan upang ang inyong mga kababayan po ay maging inutil at umasa na lamang po sa gobyerno. Sana po ang mga proyekto ay paghihirapan ng mga kababayan nating Pilipino. Halimbawa, mga trabaho.
Yan po ang dapat na maging project. Hindi po puro ayuda. So, yung 10K po, hinihintay na po ng marami. So, nasa inyo na po yan kung ibibigay ninyo or hindi. So, muli ako po si Mami Peng. Marami pong salamat sa inyong lahat. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, mag-like, subscribe, and pakiclick na rin po yung notification bell at pa-share na rin po ng ating mga video. So, muli, sabi nga po ni PBBM, sama-sama tayong babangong muli. At syempre, dahil ako isang Marcos loyalist, hindi lamang sa isip, maging sa puso at sa gawa. Kaya Marcos noon, Marcos ngayon, at Marcos pa rin.